na meron daw isang matandang babae na merong mga binabayaran at kinakausap para pabagsakin ano o baklasin ang raw voice sa paligid ni Roel. Hello mga sangkay, mga kalingap. Welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay na sa Sangkay Longs muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas o sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo. No? So, mega mega love shout out sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna Kalingap Rab. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers. Sa mga lolos, lolas sa FWs and PWDs. Mega mega love shout out sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shout out sa lahat ng Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat, yung grupo ko po. At sa lahat ng aking mga sponsors. Kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog. Subscribe po natin. Ang tita kong Vayot, si Tita Mina Jaramillo. Si Mamita ng San Diego, California. Also kay Manay Tere ng San Diego, California. Thank you so much. Manay Tere, thank you so much sa paayuda. Salamat sa pagkape, no? Sa Starbucks. Pinaura mo talaga yung sangkay. Thank you so much. God bless you more, no? At sa lahat ng mga nagmamahal kay sangkay, may galab shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ako ng reaction video. Ito ay patungkol sa napanood ko at nabasa ko, no? Dalawang tao ito na informant natin, no? Si Daddy Donut, meron siyang in-upload na video patungkol dito sa pinost ni Vigis, no, na meron di umano isang matandang babae na gustong pabagsakin si Roel or ang Rochelle. So meron akong audio clips iparerinig sa inyo. Ito galing doon, no, sa upload ni Daddy Donut. Credit dito kay Daddy Donut. And mamaya, no, babasahin ko naman yung pinost ni Vicam patungkol dito. So tara mga sangkay, mga kalingap, pakinggan natin to. Ako po ay magbibigay lamang ng kunting reaksyon doon sa naging post ni Vicky Skim, ayan ang aking inaanak, na meron daw isang matandang babae na I think babae talaga na merong mga binabayaran at kinakausap para pabagsakin ano o baklasin ang raw voice sa paligid ni Roel, no? Ito po eh hindi birong gagawin ng isang tao. Siyempre, kung hindi po ang target nila is si Roel o mismo ang Rochelle. So ngayon po, hindi naman po apektado ang maglangga, no? At ang unang ginagawan po ng ganitong kalokohan ay ang mga nakapaligid dyan na Roel. So, base po sa post niya, no, eh meron daw pong binabayaran, no, nagbabayad at merong kinakausap itong taong ito para sila eh mawala, no, para mawala sila sa paligid ni Roel o narration ng Rochelle, dahil nga sila yung ano eh, sila yung mga instrumento kung bakit nagiging maganda yung samahan ng bawat isa. Sila yung nagiging instrumento at sila yung nakakasama para nakakagawa ng charity si Roel at si Rachel. Sila rin ang instrumento para nakakapunta yung maglangga sa iba't ibang lugar. Merong kasama, merong security, merong kaibigan na nakakapagsaya. So, ang nais po yata na itong babaeng ito, eh, mawala, no? Mawala sila sa paligid ng maglangga. So, ito po, ang para sa akin lang, hindi nalalayo na baka ito pa ang pinaka-founder ng mga tao, mga fake account na gumagawa para siraan si Rachel o si Roel. Naisip ko lamang po, ano? Naisip ko lamang na baka isa po ito sa mga tao na nagbabayad. Kasi nga, may binabayaran siya na para gumawa ng kung anong kalokohan. Baka isa rin siya sa mga nagbabayad, no? Sa mga gumagawa ng fake account every katapusan, every 15 days na gumagawa ng issue para sa maglangga. So, ito lang ang masasabi ko sa kanya. Hindi lang ang raw voice ang ginalaw mo. Hindi lang ilang personalidad ang
ginagawan mo ng kalokohan, kundi ang buong community. Hindi lamang Rochelle, hindi lamang Rochelle, hindi lamang Roboys ang pinapakialaman mo. So, bali pinapakialaman mo din ang buong community. So, marami kang makakalaban dyan. Nandyan ang mga supporters, subscribers, and followers ng bawat isa sa kanila. At syempre, nandito kami kapamilya na sumusuporta. At lalong-lalo na ako, hindi mo ako pwedeng bayaran. No, hindi mo ako madadala sa pera. So, kinausap ko si BG Skin, no? Ayaw niya pang ilabas, ibigay sa akin yung pangalan ng nanay na ito. Pero pinapangunahan na kita na kapag nalaman ko kung sino ka, eh babaklasin kita dito sa community ng Rochelle. Kasi hindi namin kailangan yung tao na sisira sa kung anong naumpisahan, nasimulan ng bawat isa. Isa pa, wala namang ginagawang masama sa'yo ang Roboys, walang ginagawa sa'yo ang masama sa'yo ang Rochelle. Bagko sila ay tumutulong lamang sa mga kababayan natin naghihirap. Bukod doon, no? Kapag ka nagtagumpay ka sa ginagawa mong yan, syempre maapektuhan yung mga future beneficiaries pa ng dalawa. No? Maraming tao pang masasagasaan, hindi lang kung sino at kung, hindi lang yung iilan, marami pa, marami. So ngayon pa lang po, meron na ako po yung nakikiusap sa'yo na tigilan mo na yan, ano, tigilan mo na po kung anong ginagawa mo. Sapagkat hindi lang po ako, hindi lang po kami, napakarami po namin na makakalaban ninyo. Napakarami po namin na handang hadlangan kung ano man yung gusto mong mangyari. And then, ako yung perang ibinabayad mo para makagawa ng masama, itinipulong mo na lang, no? Nag-sponsor ka na lang sa mga kabahay, sa mga feeding, sa mga ginagawang good deeds ng bawat isa sa amin. Mas matutuwa pa po kami at hindi ka po namin na papakialaman. Ito po sa ka po namin at ipagmamalaki ka pa namin kung gagawin mo po ang magandang bagay kung ikaw din po ay mag-charity. Pero po, kung ipagpapatuloy mo ang gawaing masama, ang gawaing paninira, eh hindi ka po magtatagumpay. Unang-una, nandyan po ang iba't ibang grupo ng Rochelle community para humadlang. So yun po no, yun yung statement dito ni Daddy Donut. Patungkol doon sa pinost ni VG Skim, no? Ito babasahin ko sa inyo yung pinost ni VG Skim, no? Sabi niya, blind item. Sinitch itay na matanda na kunwari kakampi at manunuhol para kumampi sa kanya. At may lihim na pabagsakin ang mga nakapalibot sa Rochelle. Magtahimik muna ako pero salamat sa intel ko. So yun yung ano no, post ni VG Skim na meron di umano isang matandang babae na nagsusuhol sa Roboys, no, sa mga nakapalibot kay Ruel, sinusuhulan. Kung i-analyze po natin ano, bakit kinakailangan suhulan ng matandang ito yung Roboys, no? Anong dahilan para suhulan niya? Yun yung dapat alamin, no? Bakit kailangan niyang suhulan? Kung meron man alam ito si VG Skim, dapat alamin nila kung bakit. Anong reason ng matandang ito na para suhulan yung mga Roboys, no? Yung mga nakapalibot kay Ruel, anong dahilan niya? Ito ba ay para pabagsakin si Ruel, pabagsakin ang Rochelle, kaya sinusuhulan? Bakit sinusuhulan? Ano bang reason para umalis diyan? Maraming questions kasi dito. Kung itong matandang ito mapera, no, mapera, at kung yung iba, no, at kung meron diyan, no, nakapalibot kay Ruel na madaling masilaw sa pera, lalo na kung malaking perang ibibigay niya dito, hindi malayo na mawala sila dito kay Ruel, ano, sa Rochelle. Yun yung ano, so, since na may idea na si VG Skim dito, dapat ipaalam niya ito kay Ruel, no? Dapat imbestigahan itong matandang ito kung bakit niya ginagawa ito. Anong dahilan kung bakit ginagawa niya ito? Huwag nang patagalin, no? Huwag nang i-blind item. Kinakailangan sa mga ganitong klase, no? Ibinubulgar ka agad. Para kaagad-agad ma-block, kaagad-agad mahinto kung ano man yung kanyang binabalak patungkol dito sa Rochelle community. Kasi hindi maganda
Para sa akin, no, no, opinion ko lang, hindi maganda kasi makakapag-isip kay bakit kailangan bayaran yung mga nakapalibot dito sa kay Roel. Anong dahilan niya? Ito ba'y may galit siya sa kay Roel? Gusto niyang pabagsakin si Roel? Kaya ayaw niya na nandiyan dyan may susuporta sa kay Roel? Kung susuporta at susuporta lamang, ano, malabo. Malabong mangyari yung gusto niya na mawala yung mga sumusuporta kay Roel. Unang-una, yung mga nakapalibot kay Roel, mga vloggers po yan, no? Papaano na lang kung sila'y umalis dyan kay Roel, nasaan ng views nila? Mawawalan sila ng views. Alam natin na yung karamihan dyan, dyan kumikita, dyan kumukuha ng kanilang pang-araw-araw sa kanilang pag-upload, sa kanilang views, sa kanilang channel. Paano kung magbibigay ka ng halimbawa 20,000 para umalis? Saglit lang yun. Isang buwan yun na kita nila, no? Sa mga views nila na nandiyan kay Roel. Kaya yung mga tao na nandiyan, no, na nakapalibot kay Roel, yung Roboys, huwag kayo basta-basta, no, at tumanggap ng pera. Pag-isipan yung mabuti, no? Na isipin ninyo yung loyalty ninyo dyan kay Roel, na nandiyan kayo, na kumikita kayo, nandiyan kayo. What if pag wala kayo, na kayo dyan, anong mangyayari, no? Anong mangyayari sa inyo? Wala na kayong views, no? Maging practical na lamang po ang bawat isa. So dito sa statement na ito ni Daddy Donut, ano sabi niya, once na malaman niya, babaklasin niya sa community. Maganda kung ito yung sinasabi ko, na maganda kung itong CVG scheme may alam na siya, ipaalam kay Ruel, ipaalam kay Daddy Donut, para kung nandiyan man sa community niyan, baklasin na, alisin na kagad, para ma-stop na yung kalukuhan nito. So, well, hindi malayo, no, na parang masasabi din natin na wak-wak din itong matandang ito. Matandang wak-wak. So, yun ang magandang term para sa kanya, no, matandang wak-wak. No, gustong wak-wakin yung mga nakapalibot dyan kay Roel. Dahil meron siyang purpose dito. Hindi natin alam kung anong dahilan niya, bakit kinakailangan niyang gawin ito. No, ito ba'y may inggit? O baka may gusto kay Roel? Meron akong kilala, no? Meron akong kilala na isang matandang babae na basta ayoko na lang magsalita. Kilala ko yun, no? So, ito lang yung acting reaction patungkol dito sa upload na ito ni Daddy Donut at saka sa post na ito ni VG Scheme, na para sa akin, wag nang patagalin pa, no? Wag nang patagalin pa, wag nang pahabain pa ito, wag nang bigyan ng chance itong matandang ito na para makapaghasik pa ng lagim dyan. Actionan ka agad, no? Kinakailan actionan ka agad kung kayo meron nalalaman ng mga ganitong klase na gawain ng mga tao na hindi maganda sa kapwa nila. Muli, maraming salamat mga Sangkay Lon sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga Sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam ng mga Sangkay, mga Kalingap. Paalam.